For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano install ang macOS Catalina at hopefully may update sa Big Sur sa unsupported MacBook. Pero bago tayo magpatuloy ay intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalag na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang pag-subscribe. Simulan na natin. Bago ang lahat ay make sure na naka-plug ang power cord ng device para walang interruption na maganap sa pag-install. In my case ay meron tayong MacBook Air at iti-check natin kung ano ang model nito. So pupunta tayo dito sa maliit na Apple icon sa top left at i-click ang About This Mac. Mula dito ay makikita na OS X 10.9.5 ang version nito. Kung isi-search sa hierarchy ng Mac OS ay ito ang tinatawag na Mavericks. Nirelease ito noong 2013 kaya sobrang outdated na. Click natin yung more info para makita yung buong specs ng ating laptop. Ito ay MacBook Air 11-inch mid 2013. Subukan natin itong i-software update. Oh no! No updates available. Check naman natin kung may installer sa App Store. As of this recording, ang latest Mac OS ay Monterey. Oops! This version of Mac OS cannot be installed on this computer. Hanap tayo ng ibang paraan para ma-install muna ang Mac OS Catalina. Magbukas lang tayo ng browser, then i-type ang Catalina for old Macs. Ang kailan lang nating puntahan ay itong unang website. Ito ang site ng original developer ng patch, dosdude1.com. Ilalagay ko rin ang link sa description box. Makikita nyo dito na download latest version. Pero bago yan, ay check muna natin yung system compatibility nitong patcher kung pwede nating install sa kung anong Mac ang meron tayo. Maaaring Mac Pro, iMac, MacBook Pro, or MacBook Air. May Mac Mini 3,1, Mac Mini 4,1. Ano nga ba yung mga yon? Yan ang mga identifier ng mga laptop. Alam na natin na meron tayong MacBook Air 11-inch mid 2013. So ano nga ba ang identifier ng computer na ito? Madali lang. Go to System Report. Under Hardware, makikita ang Model Identifier which is MacBook Air 6,1. Yun nga lang ay wala sa list yung model ng laptop na ito kaya magte-take na lang ako ng risk. Total, hindi din naman ito kasama sa list ng machines that are not supported. Kapag na-check na ang compatibility, ay maaari na nating i-download yung latest version ng patch. Once matapos na yung download, ay i-open yung file. Right-click, open. Then continue. Tapos ito yung mga developers. Continue lang din. Then it will ask for the Mac OS installer app. Kung hindi nyo pa nada-download ay download a copy. Since meron na ako nito ay pipiliin ko itong browse for a copy. You can see na ito ay may 8.26GB. Open it at nire-recommend ko na mag-create ng bootable installer. Gagamit ako ng 16GB flash drive. I-connect lang sa computer, then select Create Bootable Installer. Select yung name ng flash drive, click Start. Are you sure you want to continue? Yes. Enter lang yung password ng computer at hayaan ng Catalina patcher to do his thing. Restart na natin yung computer at hold the Option key. Hold lang yung option key hanggang makita natin yung USB drive. So yung computer ay tinatanong tayo kung anong gusto natin gamitin to start the computer.
syempre gagamitin natin itong Mac OS base system. Then, magpa-pop up yung Mac OS Utilities. Select this utility. Select yung hard drive para sa OS. Then, unmount. Pagkatapos ay select erase. Piliin ang APS as format. At maaaring i-rename yung drive. Balik tayo sa Mac OS Utilities, then select Reinstall Mac OS. Continue. Continue lang ulit at agree. Last thing to click ay install. Once matapos ng installation, ay pwede nang mag-initial setup. Meron na tayong Catalina sa old MacBook. May lumalabas na rin update para sa Big Sur. Try nating i-download at i-install. Ayan, updated na ang ating Mac OS. Itong Big Sur ang pinaka-latest na supported ng ating laptop. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging maliktain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!